anong REIT ba yung okay, di ba? Ayan yung mga usual yes. na to. Okay ba si A REIT? Okay ba si DD REIT? Di ba? Okay ba si ano to? FNI REIT, Phil REIT. Yeah. Oo. Okay. Si James REIT. Yung... si James REIT. Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Hello! Kamusta Rienzie? Eto, okay naman. At ayun, no, marami na naman tayong bagong natututunan about investing. Kasi recently, tayo ay nag-guest sa DCMM Teleradio. At ayun, ang napag-usapan namin doon is about REITs. Oh. In-invite ka doon sa Teleradio para i-discuss yung REITs, which is very ano, yes. very popular lately, and and gusto mong ano i-share yung mga naibigay mo that time. So ano bang ibig sabihin ng REITs sa para sa mga ka-Arki natin na hindi pa familiar dito? Yeah, ang REITs no mga ka-Arki is ang tawag diyan is REIT, REIT, Real Estate Investment Trust. Ayan. So ano ba tong REITs na to? Basically it's a company, no? It's a company na listed of course sa stock exchange na binuo para mag-invest, no? Para mag-invest sa ibang mga real estate project. Ngayon, ano bang kaibahan nito sa ano sa mga like Ayala Land, 'di ba? Mga ganyan Fininvest Land. Well, ang main difference is that yung pinag-iinvest ng REIT are already income generating assets. Okay? So kumbaga kumikita na sila. Kumbaga compared to mga real estate property na bumibili pa lang ng lupa, dinidevelop at binebenta. So ito, kumbaga, nag-iinvest sila sa mga building, okay, sa mga hospital, ayan, mga apartment, condo, dormitory, office property, mall, kasama din ang mga mall, no? And yung mga manufacturing plant, basta yung mga nakatayo na. Ayan, even hospitals, pwede rin yan. So mga nakatayo na. Tapos, ayun, so basically, they collect rental from these different from these different properties. At ayun, no, yung mga nakokollect talaga na rental, ayan, etc. dun sa tenants, no? O yung mga nagre-renta o nag-lease sa mga property na yun, eh, yun naman yung umiikot sa mga investor ng REITs. Parang nare-receive as dividends, tama ba? Yes, at ang maganda sa REITs, no? Diba? Mandated siya ng law. Okay, mandated ng law, ibig sabihin no exemption, kailangang magbigay ng REITs ng dividendo. Okay? Every year. Okay? Compared to sa like stock market or real estate property na hindi nila kailangang magbigay ng dividendo, ang REITs no, mandated by law 90% kailangang ibigay ng REIT as dividend sa mga shareholders natin. Kaya napaka-patok no, patok na patok ang REIT sa mga investors natin. At but wait, there's more. Paano makakitaan dyan sa REIT? Bukod sa dividendo na binibigay ng REITs sa mga investors, no? Meron din tong ano, kaakibat no, na price appreciation. So tumataas din ang presyo ng REIT. So yung share just price like, niya. Yes, just like ano no, siguro i-share natin mamaya no. O ngayon na. Gusto mo ngayon na. Ngayon na. Oh. O ngayon na, napag-usapan na eh, di ba? Like for example no, yung Ayala Land REIT no as of January 27 previous one year no, ibig sabihin January 27 2021 to January 27 2022 previous one year no, umakyat na siya ng 62%. Yes. Oh, di ba? So may dividendo ka na. May price may... appreciation ka pa. Yes. 'Di ba? Parang yung brand ng ano no, ng clothing line yung Mona Kiki. May Mona ka na. May damit ka pa. Wala lang makakaintindi, wala lang makakaintindi nung joke mo na 'yon. Diyos ko, pang ano 'yan, pang Gen X. Ito pa, oh, bukod pa doon, ito yung double draw, Fininvest muna, Fininvest REIT. Sample lang 'to mga ka-Arki, no? From August 12 to January 27, umakyat na siya ng 8.12%. So August, September, October, November, December, January, mga kulang-kulang 6 na buwan, no? 8% ang
inakyat niya. So, yun ang kagandahan ng REITs, no? Umakyat na yung presyo, may dividendo ka pa. Although, mga ka-Arki, hindi naman ibig sabihin ito na lahat ng REIT is umakyat. Siyempre, minsan conforme din yan sa sentiment, conforme of course, minsan yan dun sa underlying property, no? Kung kumikita din, no? So, yung Double Dragon, Meridian Park REIT ng Double Dragon Properties, no? Dragon from March 24, 2021 hanggang January 27, yun lang down siya ng 20.4%. So wow, again, no, malaki. Arki, nga, malaki siya. So yun nga, no, hindi lahat, not all REITs are created equal. So kailangan medyo mapanuri din talaga tayo dun sa pagpapasukan natin at pagdalagakan ng ating hard-earned money sa mga REITs na ito. So pagdating naman sa dividends, ano yung usual range ng dividends na ma-receive mo? Ilang percent? Mga nasa 5% thereabouts. Of course, kung umakit ang price per share ng REITs, yung dividend rate mas bumababa. Pero mga ganyan, mga nasa 3-5%, mga ganun ang ano. Ang tawag nito, ang laruan ng REITs natin. Ang A-REIT, no, as of Jan 27, nasa 3.3%. ang dividend yield nitong Ayala Land, A-REIT. Mm-mm. So, yung mga REITs, ano siya, nabibili siya sa stock market. So, yes, kasi baka, that's right. Baka may mga interested na mag-invest sa REITs. San ba yan, no? So, basically, you have to have a stock broker, no? Meron kang stock market account. Meron pa bang ibang lugar kung saan pwede bumili ng REITs? So far talaga, ano, sa mga stockbrokers lang. And, you know, the usual stockbrokers na kilala natin, okay, mga online and even the stockbrokers, no, mga ka-Arki na affiliated with your bank, you can basically buy your REITs there. Siguro matatanong ninyo, saan ba, anong broker ba yung okay? Kami, ang sagot namin dyan, yung convenience sa inyo. Yes, yun ang masasagot yan. Yung convenience sa inyo. And of course, tinan nyo rin yung track record, di ba, nung stockbroker natin, kung maayos ba yung servisyo, di ba, okay ba yung connectivity. Tapos yung research din, di ba, kasi importante din yan. Kailangan kada execute natin ng investment natin, we are armed with the latest, freshest, most relevant, and most accurate research. Tama, tama. So, kung gusto mong mag-invest sa isang asset na magbibigay sa iyo ng fixed income, no, or regular income, with the potential na mag-appreciate yung price, then right. Definitely yung REITs ang magandang consideration. But para That's sa right. akin, para sa akin, since it is something that you can invest in the stock market or through a stock broker, may kakibat pa rin siyang high risk, no? So I think it's really meant for long-term investment para sa akin. Tama. Oo. That's right. Parang That's right. In a way bonus, quote unquote, yung dividends na nare-receive mo. Yung mga nare-receive mong dividends, I think ang magandang gawin diyan ay to reinvest it back to the stock market. Tama. Or reinvest it back to buy more shares of the REIT. Especially kung maganda talaga yung growth potential ng REITs. Lalo na ngayon, mga That's bata right. pa yung mga REITs eh. So wala pa talaga silang historical record, but also on the other side of it, malaki pa yung upside niyan, yung growth potential niya, no? Especially na That's right. bagong ano siya, bagong asset class, I would say. Sa, that's sa right, big, that's right. Market. Oo. And napag-uusapan na rin natin, no, I mean, cash flow, so maganda siya sa mga retirees, mga ganyan, so okay din yung REIT. And yun lang, no, siguro pag-usapan din natin yung, syempre, hindi lang benefits yan, eh, di ba? Meron din mga risks yan, di ba? So siguro, isipin na lang natin na ano ba yung pwedeng risk, no, sa mga REITs. Like, for example, well, isa sa mga risk nun is that yung ibang REITs kasi hindi nila pagmamay-ari yung lupa na kinatatayuan ng building, di ba? So kung hindi nila pagmamay-ari yung lupa, then yung price appreciation ng lupa hindi kasama sa pagtaas ng value ng investment nila. Tapos bukod pa doon, since yun nga,
mandato ng batas, mandated by law, that they give 90% of their dividends. So yung kinikita, no, instead na ipaikot, no, bumili ng ibang, di ba, ng ibang building, yes, ng ibang mall, binibigay. So in terms of price appreciation, no, then hindi masyadong mas mataas ang ano, ang price appreciation ng ano, ng REIT kumpara sa ano, sa normal na ano, normal na stock market. Yung 62% ng A REIT, I think that would be sabihin na lang natin na ano ba, outlier, sabihin na lang natin. But when things normalize on the long run, given the behavior of the cash flow, I believe na mas mataas pa rin ang potential, no, ng ano, ng ordinary stock, kasi yung kita na-reinvest to expand further the company, and yun, mapataas ang ano, ang price. And of course, since ang binibili na sa REIT, no, are mga buildings, then of course kapag nag-deteriorate ang property value, 'di ba, nasunugan, higher interest rate, so medyo halimbawa eh hindi makabayad ng bill, no, ng loan yung mga building, mga property, yes, and of course yung pandemic, di ba, kapag ka nag-alert level 4 na naman, wala na namang pupunta lalo sa mall, yung mga so, office spaces, no, and yun lang nga eh, like kunwari if your particular office space is just concentrated in one sector, kapag umalis ang sector na yan, naku, patay ka diyan, 'di ba? So 'yun yung mga kailangan nating ano, tingnan din. That's why no, I think we should do some due diligence, no, sa mga REIT natin. Like for example, syempre matatanong sa atin, anong REIT ba yung okay, 'di ba? Ayan yung mga usual na to. Okay ba si A REIT? Okay ba si DD REIT, 'di ba? Okay ba si ano to? REIT, Phil REIT. Yeah. Oo. Si M REIT, yung REIT. Si James REIT. Iba yun. Wow, kilala mo. Siyempre. Yun, tama. So, eto, siguro mga pointers lang, mga ka-Arki, no? So, since REIT is invested in mga building, mga ganyan, siguro, unang-unang tanong dyan is, gusto mo ba yung laman? Di ba? Gusto mo ba yung laman? I mean, are you a believer of office space? Are you a believer of BPOs? No? Are you a believer of malls? Kasi may mga REITs na ano eh, mas nagko-concentrate. Although they can invest naman in different, you know, in a blend of different properties. Pero like A-REIT, karamihan ng laman niyang puro mall. Di ba? Pagdating sa tawag nito, sa I think Mega World and PhilInvest, parang more of BPOs. Ang laman nito, office space, no? So tingnan mo, no, kung if you think na malakas ang isang sector na to, then you can go to that particular REIT. So ayun nga, so tingnan mo ano ba yung basket ng properties na yung laman niya, no? So if you believe in that one, then go for that particular REIT at alamin mo kung anong pangalan ng mga mall at ng mga BPO building ang laman yan. At of course makikita mo naman. Next, since alam mo na yung laman nila, Google map natin, di ba? Tingnan mo yung address. Are they in prime locations, di ba? So kung halimbawa, ang lokasyon niyan, eh bahain pala or nasa kalagitnaan ng palengke at ng sementeryo. I mean, you know? So tingnan mo kung nasa prime location. Mag-Google maps mo naman yan, mga ka-Arki. Next, ito maganda to. Are there future government projects in the surrounding area? Diba? Kasi syempre kapag may government project yan like road, 'di ba? Or ano to? Or train or railway, 'di ba? Yeah, historically speaking, infrastructures, that's right. Or airport, 'di ba? Or yes, airport. Kapag may mga ganon, okay, pag may nakapila na ganon at malapit ang REIT po doon, for sure aakit ang value niyan in the future. You know? And then, of course, next, yung quality ng construction. Tingnan nyo rin kung maganda yung building, maganda yung mga mall natin. Paano ba sila nag-generate ng income? Ito, more of ano na to, granular approach, no? So, halimbawa, kunwari, ang laman nito is BPO, no? Eh, kung halimbawa, biglang, you don't know, biglang ang mga BPO umalis ng Pilipinas because of some reason, o di, yung REIT natin, patay na, or ang laman nila, no? Ang tenant nila puro halimbawa Pogo, 'di ba? Tapos yan nangyari sa Double Dragon eh, I think yung. Yon. That's right. Kaya nag-negative talaga. That's right. So ayun, no, so tingnan natin anong source ng income and tingnan natin kung sustainable siya or is it at risk.
'Di ba? Tapos ayun, tingnan din natin yung yun nga yung outlook ng business ng REIT na yon, ng mall segment, 'di ba? Tingnan niyo rin yung vacancy rate halimbawa ng mall, is it at par with the industry or medyo balagoong ng konti? Kasi ang mga vacancy rate ng mall usually may statistics 'yan eh. 'Di ba? Mm. Sabihin natin, industry average 90% ang ano occupancy rate, meaning 10% lang ang vacancy rate. Eh kung yung REIT mo eh ang mall niya ang vacancy rate nasa 80% lang. So ibig sabihin, 'di ba? Medyo ano siya, medyo balagoong underperforming, below average. So 'yun, hindi gaganda yung performance ng REIT. So 'yun lang naman yung mga konting tips and ano natin, tips and strategies in selecting your REIT. Oo, 'yun. So magandang i-consider ang REIT as part of your stock market portfolio. Because I guess it offers some form of diversification, especially mm-hmm. kung wala ka pang investment in the real estate industry, no? Mm-hmm. Yung REIT is a mm-hmm. good first quote-unquote real estate investment. Oo. Kasi siyempre, napakamahal bumili ng condominium and bumili ka na lang nung napakamurang shares ng isang REIT at parang meron ka rin condominium nun kasi meron kang dividends na ma-receive. That's right. That, no? That's right. Mm-hmm. Tama 'yun, no? Like for example, I was looking yung A-REIT before, parang 2,500 lang ata yung minimum to invest, 'di ba? Tapos yung Fininvest naman, given its price, no, price per share, parang as it is 7,000, you can already invest. So, you know, mm-hmm. hindi mo kailangan, tama si Fitz, no? Mga ka-RK, hindi mo kailangan mag-down payment ng 300,000 para lang mm-hmm. magkaroon ng property at isang condo lang yun. Sa REIT, marami ka ng building. Yes. Diba? Hindi mo. At yun nga, meron ka ng property manager, so sila na maglilinis ng building, di ba? Sila na maghanap ng... Hindi ka na maniningil. Hindi ka na maniningil. Diba? So maganda rin in that regard, maganda rin siya na ano na kumbaga if you want exposure in property na ayaw mo ng mga sakit ng ulo ng singil, hanap ng tenant, pagpipinta, 'di ba? Then REIT would be for you. Yeah, so just like investing in real estate, kailangan mm-hmm. ano, meron kang due diligence. So imaginein mo na actually binibili mo yung mga properties na nandoon sa REIT mm-hmm. and ask yourself mm-hmm. magugustuhan kung ako ay may million na pera, bibilin ko ba tong mga properties na to, 'di ba? So ask yourself that. Tama. And if your answer is yes, then it's probably a good idea to also invest in that REIT kasi pareho kayo ng ano ng outlook, no, for that's those right. properties. And yung mga that's right. yung mga properties under the REIT, they can always find that dun sa website ng REIT. Usually may mga information na available, may mga that's PDF right. files na pwede mong i-download para yung makita laman. Exactly yung laman, no? And sabi mo nga ang mga properties dito mga nakatayo na, no? So yes. So kayang-kaya talagang i-due diligence, itingnan sa Google Maps kung ano itsura, saan yung location and ano ang potential niya. Yun, ako, ang dami right. nating na-discuss. Oo nga. REITs, no? So, if you want to know more about REITs and if you want to know kung pasok talaga siya at swak na swak sa inyong portfolio, okay? Email us admin@wealtharki.com para mabusisi natin ang inyong financial goals resources at makita natin kung swak to ang REITs sa inyong portfolio. So, if you like this video, please give it a thumbs up and click on the notification bell. Ayan, para malaman nyo kung lumabas na ang aming mga nagagwapuhan at magandang muka ni Jendy. Okay, naka-architect natin doon sa inyong notification. Alright, so please remember to subscribe to our channel and kita-kita tayo sa regular live stream natin and sa next na pre-recorded video natin. Maraming salamat, Rienzie. Maraming salamat, mga ka-archi, sa panonood. Alright, so bye-bye!